friends ng Idol Philippines Season 2 Top 5. Tayo po ay napapanood ngayon by ABS-CBN Entertainment at Facebook and YouTube, Idol Philippines, Twitter, and AppLive accounts. At syempre, ang ating official hashtag ay hashtag Grand Idol Day. Napanood na po natin sila sa katatapos lang na Idol Philippines Season 2 at ang ilan sa kanila umikot na sa iba't ibang shows tulad ng It's Showtime, Magandang Buhay, Rated Corina, hanggang sa ASAP natin to. Today, mas lalo pa nating kilalanin ang Idol Philippines Season 2 Top 5 na sina Anne Rainiel, Brian, Kais, Ricey, at Kimu. And to get to know more about them, let's watch! Hello po, ako po si Anne Rainiel from San Pablo City, Laguna. May lalarawan ko po yung aking idol journey na isang malaking blessing po para sa akin. Sobrang dami po naka-appreciate ng talent ko. Natutunan ko po maging strong at isubmit ko lang kay Lord. Bago po ako sumali ng Idol Philippines, hindi po ganun kataas yung self-confidence ko. Pero dahil po sa mga tao, mas tumibay po ako. Sobrang overwhelming lang po. Hindi ko po inakala na mamahalin po ako ng ganito ng mga tao. Ako po si Brian Chong, nagmula sa Angeles City, Pampanga. Sa pagtatapos po ng aking idol journey, so ko lang po mag-iwan ng magagandang performances. Natutupuan akong huwag matakot. Pero na-prove ng first live rounds na kakayanin ko lahat sa puso yung kasama ko. Natutunan ko rin po maging patient. Dati po nagmamadali po ako sa mga plano ko sa buhay, sa mga bagay-bagay. And ngayon ko po na nare-realize at nararamdaman na may plano po talaga si Lord para sa atin at may right timing. My name is Kais from Guimaras Island. Gusto ko pong makilala as yung taong na who tried and followed what he loved doing, which is music. It's okay to be different. There are people like you out there who's feeling the exact same way, and acknowledging them, the best feeling that I could give them. Si Kais noon po ay isang happy-go-lucky guy because he wants to do it and he finds it fun. Pero si Kais ngayon is a very different person and he's matured. Ako po si Ricey Avila from Bacoor, Cavite. Pinakatumatak po sa akin na moment ko dito sa Idol Philippines ay siyempre yung audition ko. At yun, nakakuha po ako ng platinum ticket. Hindi ko po talaga inaasahang makukuha ko yon. Si Ricey noon, siya yung nangangarap lang eh. Pero si Ricey ngayon, pinusunod niya lang yung purpose niya, which is mapakita sa lahat ng mga tao kung gaano kagaling si Lord sumulat ng mga istorya natin. Ako si Kimo Gumatay from Makati City. Hindi ko makakalimutan dahil nagbago yung pananaw ko sa sarili ko at saka sa mga bagay na kung saan nakala ko imposible, pero nagawa ko siya dito sa competition na to. Ang gusto kong daan tahakin ay mag-perform at mag-inspire ng ibang tao. Ikaw ang Idol Philippines Season 2 Grand Winner, Kimo! Sobrang nagpapasalamat po ako sa mga taong bayan po na bumoto para sa akin. Ibigay ko lang po yung sarili ko sa Diyos at sa mga taong manonood na ito yung Kimo na nakilala nila. Hi everyone, Jonathan Bullen here from Fremantle in London. I just wanted to congratulate you all for the most amazing season of Idol Philippines. I wanted to say thank you to the fantastic team at ABS-CBN, all my colleagues and friends, to your amazing host and your fantastic judges, but of course mainly to all of those fantastic Idol hopefuls. Biggest congratulation goes to Kimo, the winner, of course, the season winner, but I'm sure all of you are going to have the most amazing careers in the music industry. So good luck to everyone, and I'm looking forward to seeing you all again. Thank you very much, Sir Jonathan Bullen from Fremantle in London, Ambonga. And now, again, I present to you Idol Philippines Season 2 Top 5, Anne Rainiel. And our newest Idol Philippines
first grand winner, Kimo! Our Idol Philippines Season 2 Top 5. Hi guys, pwede na kayong umupo. Alalayan lang natin. Ayan. Thank you guys. Syempre, bubati naman kayo sa ating mga kaibigan mula sa print and online vloggers and bloggers. Mauna ka na, Ann. Hello po, magandang gabi po. Stay safe po sa lahat po ng nasa sarili-sarili po nilang bahay. Hello po. Right? Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi ko sa mga putay lupalop ng mundo ng doon. And maraming maraming salamat po sa oras na ibinabahagi niyo po sa amin. God bless po. Guys! Hello po. May nagsabi sa akin na you need to stay home kasi grabe daw yung ulan. So, take care always. Tama. Rising! Magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una po, maraming salamat po sa paglaan niyo po ng oras para kilalanin po kami ngayong gabi. And keep safe po. Huwag na po kayong lumabas at magchikahan na lang po tayo and get to know us more po tonight. And of course, Kimo! Ayun po, magandang gabi po sa inyo lahat at isang maulang gabi po at sa mga tao po na nandito. Maraming salamat po sa oras nyo. And once again, I'm Kimo po. Siyempre at this point sa ating top 5, parang gusto naman naming makaalam pa ng more about you maliban dun sa mga napanood namin, dun sa napalabas na sa Idol. So pwede nyo ba kaming kwentuhan tungkol sa sarili nyo? Ano yung hobbies nyo before? Anong pinagkakabalahan nyo bago kayo sumali sa Idol Philippines? Mag-start ulit tayo kay Anne. May pinagkakaabalahan ko po before po ako sumali ng Idol Philippines. Nagla-livestream po ako. Livestream every night. And then, academics po. Ay, in fairness. Okay. Kahit nag-pandemic, tuloy yes, aral. Yes, okay, tuloy po. Very good ka naman dyan. Live streamer at nag-aaral ng sabay. Si Brian naman. Ako naman po, ganun din po. Nag-live stream po ako during pandemic po. And naging parang breadwinner na rin po sa family para po makatulong kila mama. And ayun, puro music po. Puro music lang po yung lagi ko inaato. Pag nag-stop po ako mag-study para po makapagtapos yung mga kapatid ko po muna bago po ako. At least yung hilig mo naman sa music nagbunga. Eto ka na, yes, diba? Siyempre, from Guimaras naman si Kais. Ako po nagsusulat lang ako ng mga kanta sa beach. I'm just a normal kid on the island. Wow, sa beach! Nagsusulat ng kanta sa beach! Oh, tapos kung after nagsusulat ako ng kanta, nagsuswimming lang ako, yun lang. Pero maliban dun daw, ano pang ginagawa mo? Din kami nag mga extreme sports na sa like, you know, basketball or like you know, mga ganun. Oh, in fairness naman pala kay Kais, si Ricey naman. Ay po, so bago po ako mag-idol like Brian po, breadwinner, rakitera po talaga ako eh, kahit saan po kumakanta ako eh. Kasal, salamay, sa debut, sa birthday. So ayun po, and nagla-livestream din po ako kagaya nila Ann kasi syempre po nag-pandemic and ang hirap po makabalik po ng racket. Pero ayun po yung ginagawa ko before po ako sa Malinay. Parang bongga, no? Lahat nagla-livestream, no? Hanggang parang nag-practice kayo sa live streaming bago kayo sumalang sa Idol Philippines. Hindi ko lang sure, si Kimo nagla-livestream din. Yes po, dati po. Pero nung mga times po na siguro mga latter part po ng pandemic, hindi na po ako nakapag-livestream nun. Talagang rumakit na lang po talaga ako sa bahay po. Anong racket? Mga ano rin po, mga vocal works po, yung mga kanta sa commercial. Ay, yun po, wow. Yun po yung mga racket ko. Talaga? Opo. Anong, tulad ng anong commercial? Na-curious ako. Pwede po magbanggit? Ano ba? Jingle? Ganun? Opo, mga jingle po, ganun. Ako po yung nire-refer po nila. Mamaya na lang. Yes po. Pero syempre ngayon, i-open naman natin yung floor sa ating mga kaibigang press. Pero bago yan, ano, kinakabahan pa ba kayo? Wala na. Okay na. Na-warm up na natin ang ating top 5. So ngayon, let's open our floor para sa mga questions sa mga kasama natin dito. Una, from DJ Ryan from Toronto, Canada, ng Pinoy Vibes World. Hi, DJ Ryan! Hi there! Good morning from Toronto, mga idols. Can you hear me? Hello po. Good morning po. Good morning po. Good morning. Yeah, I just want to congratulate everyone. And I just want to commend Kimo for being so humble at marunong mag-appreciate at magpasalamat sa mga kasama niya sa industriya.
Yeah, so, bro, bihira ako marinig yan. At yan ang tinuturo ng Star Magic. And, ayun, kaya for me, yan ang tunay na idol and you deserve it. And now, for my question, para sa lahat po, how does Idol Philippines change your life after the competition? And do you see yourself competing with a bigger stage such as international singing competition? Para daw sa lahat, paano daw nabago ng Idol Philippines yung life nyo? Mauna ka ulit, Ray. Favorite natin unahin si Ray. Nabago po ng Idol Philippines yung buhay ko in a way po na mas na-appreciate ko po yung sarili ko. Dati po kasi hindi po ako ganun ka-confident bago po ako sumalang ng Idol Philippines. And as time passes by po, as napakikita ko po yung suporta ng mga tao sa akin, lalo na po yung mga judges at saka po kung gano'n na po kalayo yung narating ko po ngayon, mas na-appreciate ko po yung sarili ko and mas naging grateful po ako sa lahat po ng blessings po ni Lloyd po. Yan ang tamang attitude. Bongga for you, Bri. Ako naman po, marami pong nabago ang Idol Philippines po sa buhay ko. Pero yung pinakang gusto ko po sa nabago sa buhay ko is yung perspective ko po. Kung paano ko tingnan yung buhay, tsaka kung paano ko tingnan yung pangarap. Kasi maraming beses na po akong sumubok sa pangarap ko para mapansin po. Pero parang lagi po ako nare-reject. Pero dito po sa Idol, napansin po ako. Tsaka napakita ko po yung kakayahan ko as an artist. So may right timing po tayong lahat. Tama. At saka yung time mo nagsisimula na ngayon, di ba? Guys! Ako naman po, yung mga family ko from all around the world, they stayed connect. I mean, they connected. Mm. Even though mga family members ko na hindi ko kilala, naglalabasan lang. Dahil napanood ka na nila. Yeah, because they were watching me. And also, I learned so much from being here and as an artist, musician, and you know, as a lifelong learner. Si Ricey naman. Nabago po na idol yung buhay ko kasi yung Idol Philippines po yung nagbigay sa akin ng chance to speak up po about sa lahat po ng mga controversy na nabato po sa akin 2 years ago. And yung idol po yung nagbigay sa akin ng chance na mag-speak up po ako pero hindi po sa controversy, kundi po sa talent na para yun po yung tignan sa akin ng mga tao. At masabi ko po sa lahat ng mga nanonood na yung mga controversy po na yun, it don't matter. And Ricey po at ito pong talent na binigay po sa akin ni Lord yung ipapakita at ibibigay ko po sa lahat. At in fairness, napatunayan mo naman kasi nung natapos yung idol, ang talaga nag-shine yung talent mo. Salamat. Kimo! Ayun po, actually po, nung una, hindi po talaga ako sasali dapat sa Idol Philippines, pero sa tulong po ng mga taong nakapaligid po sa akin na mag-push po talaga na sumali dito, ngayon po, I'm beyond thankful po na sumali po ako dito sa Idol Philippines and Idol Philippines was indeed a very humbling experience and also a blessing po. At syempre kami namang mga viewers, sobrang lucky din dahil meron ng future, bagong future ang OPM, di ba? DJ Ryan, okay ka po? May question ka pa po? Yeah, I'm very satisfied with their answers. Maybe yung konti na lang yung about the future, kung meron silang plans to compete with international contest or competition. Maybe kay Kimo na lang, kay Kimo. Okay, Kimo. Sir, actually po, bago po ako sumali ng Idol Philippines, sumali na po ako sa isang international singing competition po na hinald po siya sa Instagram and hosted by one of the members of Boys to Men, si Wanye Morris po. And that competition po is an international event po na out of 200 po, dapat isa lang rin po yung mananalo. And yung mga competitors po, galing po sa iba't ibang bansa. For example po, meron po kaming nakakompete doon na finalist po ng The Voice Brazil. And meron din pong member ng backup vocalist ni John Legend po. So very, ano rin po, very challenging din po yung competition na yun. And yun nga po, fast forward po, ako lang po yung iisang Asian lang po na nakapasok sa finals po at that time. And yun po, malaking experience po yun. And at the same time, sobrang marami po ako natutunan. And yun po, kahit papano po na dala ko po sa Idol Philippines. And kung ano po yung Kimong nakikita nyo ngayon is product din po nung competition na yun. Kaya yun po, sobrang thankful din po ako. Wow, ang bongga ni Kimong. Thank you, DJ Ryan. Mabibira magsabi yung magpapasalamat siya from the lowest to the highest. Napakagandang example. Kinilibutan ako noon, Kimo, doon sa sinabi mo na yon, talagang
sobrang looking out for you guys. I especially to you, Kimo, and hoping for the best for you. And makita ka sana namin dito sa Toronto, Canada to have a concert with somebody. Thank you, sir. Soon. Thank you, DJ Ryan. Thank you so much. Ang next naman magtatanong, from Toronto pa rin, galing din sa Pinoy Vibes World, Coco Martini. Coco Martini, akala ko si Cardo na. Hi po, Darla, Sir Coco. Hi. Good evening diyan sa Pilipinas at good morning dito good sa Toronto. Good morning. Congratulations, top five. My question is for Ricey. Hello, Ricey. Po. Hello po. Good morning po dyan sa Toronto. Good morning po. My question is, marami na rin ang experience mo as a singer. Can you share your experience with Idol Philippines? Oh, ang ganda po ng tanong. Kasi before po, rakitera po ako, so kumakanta po ako sa mga bar or sa events. Pero sa Idol Philippines, grabe, sobrang andami ko pong natutunan. Kasi dati po nung bata ako, akala ko po na isang beses lang po silang kumakanta, yun na yun. Pero dito po sa Idol Philippines, parang na-train po kami kung paano po talaga maging idol. Nasa likod po pala noon, hindi po pala siya ganun kadali. Andami ko pong natutunan, like, kung yung mga rehearsals po, mga VTR, kung paano mo po i-re-represent yung sarili mo, yung authenticity mo po, and syempre po yung pakikisama po, and yung mga lessons po na matututunan ko po from the judges, sa mga staffs po, sa mga opportunity po na binibigay nila. Overall po, sobrang grateful po ng journey ko, and sobrang thankful po talaga ako kasi it's a wonderful journey po talaga. It's a big blessing for me po. Thank you po. Thank you, Ricey. Thank you. Thank you, Sir Coco. Okay, yun na po. May Thank question you. Pa si Sir Coco. Ah, okay na po. Thank you po. Maraming salamat po. Magandang umaga ulit dyan. Actually, si Asp kanina from Thailand, may question din. Pero nasagot nyo na kanina kung paano nga nabago ng idol yung buhay nyo. So, diretso na tayo kay Ma'am Josephine Bonsol of josephinebonsol.com. Ma'am Hello Josephine! Po. Hi! Hello po! Good evening! Magandang maulang gabi sa inyong lahat. Congratulations to the Idol Philippines winners. Congratulations sa inyo. My only question is, kung kayo ay magko-compete sa international scene, so far, ano yung pinaka choice mo na kanta para ipanalo ang Pilipinas? Ay, interesting. Kung lalaban do kayo international, ano yung panlaban nyo na magre-represent sa Pilipinas? Sinong mauna? Brian naman. Unahin naman natin si Brian. Nagulat si Brian. Nasali siya sa si Ann lagi na una. Nagulat si... Pero Brian, ikaw, kung ikaw ang lalaban international, ano ang kantang pipiliin mo? Anong panbato mo? Napaisip po ako talaga ng malala kung ano po yung kakantahin kong song. Pero actually, kahit anong song po, sobrang ganda talaga na OPM. And music naman po, kahit anong language, kayang kumonekta sa mga tenga natin tsaka sa puso po natin. Pero kung pabipiliin po ako ng isa, siguro po yung anak ni Sir Freddy Aguilar. Kasi proven naman na po na napakinggan na po siya ng mga iba't ibang bansa, na bigyan pa po ng ibang lengguahe. So, malakas po yung tiwala ko dun sa song na mas makakakonek po sa lahat po ng makakakinig kahit anuman pong lahi. And sobrang solid lang po nung song na anak. Malakas din tiwala namin sa iyo, Brian. Hintayin namin yung version mo ng anak, ha? Isunod natin, Ricey! Iniba na natin yung order, Ricey! Ako po, hindi na po ko lalayo kung pagbibigyan po ko ng chance na lumaban po international. Yun po yung nabigay po sa amin original song. By oh. Sir Rox Santos. Hello po, kung nanonood po si Sir Rox. Yun po yung original song ko na sinulat niya po yung totoo na to. Yes. Ang ganda, so, parang ng song ganda po din. Ng kanta and deserve po ng song na marinig po ng buong mundo. Kasi inspirational din po yung kanta. Tama. O Ann, ikaw na. ako po, kung pabibiliin po ako ng song para gamitin ko po siya na song na for the competition, siguro po, Take Me Out of the Dark. Ooh, by Sir Gary Valenciano. Dahil, actually, every after live stream ko, ito yung talagang song na nagpapaiyak sa akin dahil dun ko na alala. And pati yung mga viewers ko, lagi silang
natatouch whenever nakantahin ko yun dahil sobrang ganda ng message na parang yung pagiging grateful mo kay Lord and sa yung gift niya sa atin, parang alam mo yung mag-trust ka lang kay Lord and lahat talaga, i-lift up mo lang lahat sa kanya and gagawin niya lahat yung gusto niya para sa atin. Mama, guys. I think yung pipili kong song kung makaka-compete ako in internationally, which hindi siguro mangyayari, pero just in case I do choose a song, it's probably gonna be an OPM song. Yeah. Like something like super famous na like Buwan. Ooh. By Juan Carlos, kasi it's the most viewed on YouTube, it's the most streamed here in the Philippines, and a lot of international foreigners are singing it. Yes, but at nag-cover din. Nag-cover din, yeah. Si Kimo naman kaya ano? Ako naman po, if ever na magko-compete po uli ako internationally po, di na rin po ako lalayo tulad nga rin po ni Ricey. Yung ano po, yung final piece ko po na sinulat po ni Jeremy G, yung My Time po. My Time. Oh, time din ng mga Pilipino na mag-shine na rin, di ba? Around the world. Ma'am Josephine, kayo po. Kung sasali kayo, charot! Ano po pang winning piece mo? Charing lang! Okay po! Happy ka po sa sagot nila, ma'am. Yes, thank you and congratulations! Thank you! Thank you, Ma'am Josephine! Next naman natin ay si Miss Kate Adahar from Random Republica. Good evening, Miss Kate! Hi, good evening. Thank you, Darla. My first question is for Kimo. Congratulations! And dun sa naging season, ano yung pinaka... kung anong pinaka tumatak sa'yo na comment ng isang judge na parang feeling mo kaya mo siyang panghawakan all throughout your career? Siguro po isa sa mga comments po na natanggap ko po coming from the judges po ng Idol Philippines Season 2. Hindi ko naman po siya ano, parang yun po, yung naging grand winner po ako, tinanggap ko po siya as a challenge po, is yung comment po ni Ma'am Moira na at that time, sinabi niya po na I'm gonna be the next Idol Philippines Season 2 Grand Winner po. And ngayon po, na nandito po ako ngayon sa harap nyo, titake ko po siya as challenge dahil alam ko pong hindi po madali na magkaroon ng titulo ng Idol Philippines Season 2. Pero tulad nga po ng sabi ko, paulit-ulit po, pero hindi po ako magsasawang sabihin po. Gagalingan ko pa po at pagbubutihan ko pa po. My congratulations. And for my second question sa inyong lahat, very briefly, ano yung song, kasi bago pa lang yung pagkapanalo nyo, hindi ko alam kung nag-sync in na, ano yung song na magde-describe nitong moment na to, nitong winning moment, and baka pwedeng marinig kahit one or two lines lang? Ay, bongga ka dyan, ma'am. Sinong gusto mo pong unahin? Ikaw naman. Anne na lang muna pabalik. Anne, from Anne, pabalik daw kay Brian. Yung song na po yun na yun ay... The Power, yung sinulat po ni Sir Kiko na original song ko po. Gusto ni ma'am ng sample kahit two lines lang. Just as you thought that I'll be losing my leaves, I'll be blooming. Just as you thought that I might have gone to retreat, watch me flying, I'll be flying. Thank you, Anne. Thank you po. Guys? I think yung pipiliin ko kanta is Happy, kasi I'm really happy that I'm here and I'm super grateful where I am now, kasi you know everyone that supported me, I just feel overwhelmed by their love and support. Probably yung Happy talaga na song by yung sample ko na lang. Sample? Naku, tinignan na ba ni guys? Hindi ko rin alam sino kumanta, guys. Cause I'm happy, clap alone if you feel like a room without a roof. Cause I'm happy. Yeah, something like that. Ay, nag-enjoy sila. More pa daw, charot lang. Okay, Kimo. Magka-describe ng feeling mo ngayon na song. Ngayon po na thankful ako. Siguro po, isa sa mga worship song na favorite ko po, yung Because of Who You Are. Yun po. Sample. So, and it goes like this po. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you grace. Because of who you are, and I lift my voice and say, and I worship you because of who you are. Ang ganda.
Ano yun, Ricey? May sinasabi si Ricey? Grabe, recording. Parang hindi na off-key talaga si Kiwi. Okay, parang siyang may auto-tune talaga na nilunok eh. Nax! Pero ikaw, ano naman ang song mo, Ricey? Ako po, from everything that is happening right now, ang song ko po is Goodness of God by Bethel. And it goes like this po. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. Thank you. So God is so good. Tama, nandito po kami lahat, na top 5 po kami. He totoo. Is really so good po. And thank you po. Brian! Para po sa akin, yung kanta po nagdi-describe ng feeling ko ngayon is yung kantang ipinagkaloob po sa akin ni Mr. Jonathan Manalo. Yung kanta ko po na ang title po ay Sa Wakas. At ganito po siya. Di ko akalain mapapasa akin ka ang aking panalangin. Ngayon nakamit ko nang kay hirap abutin. Akala ko hindi na, pagod na akong umasa. Ngunit ngayon abot kamay na kita sa wakas. Thank you po. Thank you, Brian. Thank you, Darla. Congratulations. Thank you, Ms. Kay. Thank you po. Ayan, ang next namang magtatanong ay si Sir Don Don Sermino, ang entertainment editor ng Abante. Sir Don, magandang gabi po. Ay, magandang gabi, Darla. Magandang gabi sa lahat sa Top 5. Anyway, actually, ito na yung question ko eh. Kasi nung grand finals nga, di ba, isa si Vice Ganda sa nagsalita at sinabi niya maganda yung advice niya sa inyo. Number one, magstay muna kayo sa Kapamilya Network. Yun ang sinabi niya. Number two, dapat matapang kayo. And number three, hindi daw to easy money. Talagang ano to, talagang matinding sacrifice. So ngayon, dun muna sa number one, may ipapromise nyo ba na magstay kayo sa Kapamilya Network? And number two, ano ang kaya niyong isakripisyo para ma-achieve yung career, yung goal na gusto niyong ma-achieve? Ayun. First na natin dito sa girl muna. Kay Ann muna po. Okay, yeah, kay Ann. Go, Ann. Yes po. Opo, mapapromise ko po na magsistay po ako rito. And ano po, sacrifice? Actually, ngayon po, tumigil po ako mag-livestream, tumigil po akong mag-study para po dito sa Idol. And until now, kasi gusto ko pong bigyan po ng time. At saka ito po yung career po na meron po ako ngayon. Gusto ko po siyang i-work out po yung craft po na to na meron po ako. Thank you, Anne. Okay. Next. Sinong next na gusto mo, Sir Don? Kahit si Sir Don. Sunod-sunod na po, si Kais. Sunod na lang. Yes po, I promise na on my life na hindi ako, I won't transfer to any network after this. Oh. Panatang makabayan. Panatang makabayan daw po. Panatang kapamilya. Ayan. Kimo! Ayun po. Ay, wait! Sorry, Kimo, sorry. Nalampasan na, may second question nga pala si Sir Don. Ano yung kaya mong isacrifice? Ano yung willing kang gawin to make sure na magdire-diretso yung pag-achieve mo sa dreams mo? I think working really hard po, and hopefully doesn't take away my sanity. Happy, Sir Don? Okay. Kimo? Ayun po, tulad nga rin po na may nasabi po nila, may ipapangako ko po na magsistay po ako dito sa ABCBN Entertainment po and the network itself po dahil ito po yung nagbigay sa akin ng blessing and at the same time ng opportunity po para maiharap ko po yung sarili ko sa maraming tao and somehow po makapag-inspire ng tao. And regarding naman po sa sakripisyo, hindi ko po siya tinuturing na sakripisyo pero paglalaan ako po talaga ng oras tong pinagkatiwala po nila sa akin and pagbubutihan ko po talaga. Yun po. Maraming I mean, salamat. Kaya mo bang i-sacrifice ang love life for your career? Yes. Whoa! Wow! Ang bilis ng yes, Sir Don! Grabe, hindi ka pa tapos magtanong, nag-yes na siya. Yes. Naku! Tinabahan yung mga susunod, Sir Don, sa follow-up mo. Ricey!
Ever since po, fan na po ako ng ABS-CBN. Talaga sumali po ako ng The Voice Kids Season 1, Tawag ng Tanghalan, and ito po Idol Philippines. So, I can guarantee po na hindi po ako lilipat. Ha? Dito lang po ako kasi dito ko po talaga gusto, and dito po ako nabigyan ng chance. So, solid po ako hanggang mamatay. Charot. Pero wag po muna. Willing ko po i-sacrifice yung tulog ko. Ayun. O yun. Isa yan sa mga unang nasa-sacrifice. Yung pahinga. Siyempre yung buong ako po. Para lang po makamit po yung pangarap ko. And gagawin ko po talaga yung best ko. Para makuha po yung pinapangarap ko. Ganun din. Yung love life din kaya i-sacrifice. Opo, doon na yun. Ay! Doon na yun! Walang mag-aalinlangan, no? Oh. Ryan! Ako po, I will stay, of course. Dahil ang kapamilya po, sila po yung unang nakakita ako anong merong talento, yung kaya ko ibigay. Sila po yung unang naniwala sa akin. Sila po yung unang nagbigay ng chance. And until now, naniniwala pa rin po sila sa akin. Kaya dito po talaga ako, mag-stay po ako dito. And sacrifice, kaya ko pa sacrifice lahat. Kahit po yung mga bagay na dati kong ginagawa para lang po sa mga responsibilities ko dito. Like what in particular, kahit isa lang na dati mong ginagawa? Siguro po yung mga happy times ko na ako lang po. Kasi mahilig po ako na manood lang, tumunga nga. Yung para po sa alagaan yung peace of mind ko. Pwede ko yun kasi ito na po yung peace of mind ko. Ito na po yun. Sila na po yun. Kaya na po yun. Aww. Okay. Congratulations guys and good luck na kahit pumabagyo tayo ngayon, eto nagpe-press con tayo. Good luck sa inyong lahat. Thank you, Sir Don. Stay safe. Stay safe po. Stay safe po. Syempre, susunod naman from kumagaw.com, Sir John Bueno. Good evening, hi. Sir John. Hi. Yes, good evening, Ms. Darla. And of course, ladies and gents, good evening as well. Congratulations muna sa pagkapanalo ninyo sa Idol Philippines. My first question is for Ricey and Kais. You finished as runner-ups in the competition. I'm not going to like put you on the spot, but I want to ask you, what do you think would you have done differently in order to actually win the competition? Siguro, unahin muna natin si Kais, siguro. Kais. I think I would have practiced more to not, kasi mm-hmm. I totally admit I did a lot of mistakes on my performance, a lot talaga, like, I can't count them. There was too much mistakes. Pero if I could have done better, I would have, but, you know, I really think Kimo deserves everything. Mm. He really deserved it. Because I heard his story and After everything, I was like, yep, he definitely deserves this spot more than anyone else. So, this is for you, man. Aww. That's so cute. How about Ricey? And just like guys po, talagang ako po as a singer, ina-idolize ko po talaga si Kimo. Technicality sa lahat po, talagang idol ko po siya. So, deserve niya po talagang manalo. Pero if I could have done better, siguro po kasi finals na talagang nabitin po ako sa tulog, sa pahinga. Hindi ko na po gano'n na pahinga yung boses ko, kaya hindi ko po nabigay yung 100% best ko. Pero alam ko po na kahit ibigay ko yung best ko, if it's really not for me, it's not for me. And kapag para sa akin po yun, ibibigay po ng Diyos yun, kung ano man po yung para sa atin. Yun. Max. Kaya matutulog okay. Po ako next time ng mahaba. All right, my next question is for Anne and Brian. We all know that singers are not just singers in the Philippines. Sometimes they do turn out to also have acting jobs on the side. Would you be open to that possibility? And can I ask you why? Siguro si Anne muna. Okay. Apo. Ako po, yes, open naman po ko, pero feeling ko as of the moment, parang hindi pa po ako ready sa ganung part po. Siguro po, not anytime soon po. Kung mangyayari man po yun, siguro po mag-workshop po muna ako para handa naman po ako doon sa mga ibibigay po na project po. Apo. Oh, that's nice. How about you, Brian? Actually, kapag po yan yung topic, medyo na-excite po ako. Hindi ko alam kung bakit Pero, ayun nga po, na-focus ko po kasi sarili ko sa singing. Pero kada po kasi nakakakuha ako ng goal ko, kada na-achieve ko po yung goal ko, kailangan nile-level up ko po yung goal ko, kailangan humanap po ako ulit ng goal. So, siguro ngayon po kung may
magbigay po sa akin ng chance para umarte, igagrab ko po yun kasi bihira lang po yung nakakuha ng ganong chances. And kahit wala pa po akong experience sa pag-arte, kung gusto ko po talaga ito, gagawin ko ng paraan and I'll do workshop din po. That's nice. But about the chemo naman, what do you think is the reason why you won? What do you think made the difference? Siguro po, actually po, hindi ko sobra po kung ako po talaga yung tatanungin, sobrang hindi ko po talaga in-expect na ako po talaga yung manalo dahil yun nga po, malaking bagay din po yung mga taong bayan po na bumoboto at sumusuporta po sa Idol Philippines na bigyan po ng mga pagkakataon po kami mga hopefuls para magstay po sa competition. And yun nga po, kung ako po tatanungin, yun lang po talaga ginawa ko. Ginawa ko lang po talaga yung best ko. And at the same time, pinakita ko lang po yung chemo na real, yung chemo na nakikita nyo po on stage and yung chemo po na nagpa-perform on stage dito sa Idol Philippines po. Okay. Last question. Siguro kayo na lang lahat ang sumagot, no? What did you buy from the prize that you won from Idol, both for yourself and for your loved one? Sir, kay Ann muna tayo. Oh, ano daw? Ano daw yung, oh, paano mo na lang, ano yung treat para sa sarili mo or sa family or kung kanino man after ng contest? Mm-hmm. Tulad po nung yung last po na VTR ko dun sa performance ko, yung lagi lang po kaming kumakain sa labas. Yun po talaga yung bonding namin ng family ko. So, ayun po. Ganun lang po. Simple lang po yung simpleng celebration po namin na dinner, ganun. At saka po kwentuhan and kamustahan po ng family ko. Ayun lang po. Wala ka pang nabibili for yourself? No? Wala pa po. Wala pa po. Pero anong wala plano pa, mo? Wala pang time, Sir John. Wala pang time. Si Kais? Yeah, go ahead. Ako surprised na nakuha ko. I was giving it back to my family, whoever voted for me. I give it all away back to them kasi they were voting. I knew they were voting for me, so I had to give back. Right. Sir John, unahin naman natin si Brian. Idulo natin si grand winner. Yes. Ako po, wala pa rin po ako nabibili. Pero kung meron man po siguro, ang hirap po mag-isip kasi parang mas gusto ko pong isave yung money para po sa mga future na pwedeng mangyari sa akin at sa family ko. And ito na po kasi yung treat namin eh, kasi sobrang grabe na po yung nararanasan ko dito sa Idol, tapos sobrang happy din po ng family ko. Wala po talaga akong maisip. Okay. Rise? Ako po, wala din po akong bibili sa sarili ko kasi breadwinner po ako eh. So sanay po ako na inuuna ko po muna yung mga kapatid ko o yung kung ano po yung kailangan namin. Pero tonight po, birthday po ng kapatid ko. So, ayan, medyo na busy lang po ako dito sa Idol. Pero gusto ko po na magamit po yung napanalunan ko para malabas ko po yung kapatid ko. Siyempre, kami po. Kasi ako na lang po at yung mga kapatid ko at yung mama ko. Gusto ko silang ma-date. Gusto ko pong ma-libre po sila ng sine, kumain sa labas po. Ayan po. Oh, that's nice. That's nice. How about you, Kimo? Ako naman po, syempre po, yung natanggap ko pong blessing and yung cash prize po na natanggap ko is hindi po biro dahil malaking halaga rin po yun. And ngayon lang po talaga ako nakatanggap ng ganong kalaking halaga. And yun nga po, gagamitin ko po siya sa mga bagay na magagamit ko po and makaka-benefit po sa family ko dahil yun naman po talaga yung first goal ko. Dahil po, kaya po ako sumali dito sa Idol Philippines is makatulong po sa pamilya. Alright, that would be all for me. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Thank you, Sir John. Thank you po. Next naman po ay si Miss Rachel Siason ng PEP. Miss Rachel! Good evening po, Miss Rachel. Hi, good evening, everyone. Hello. Ayan. Yes. My question is for Kimo. So, siguro, can you recall a low point in your life na feeling mo gusto mo na talagang gumive up? And then, so, what gave you the strength to keep moving forward? Siguro po yung pinaka-latest po is yung
grand show, final showdown po, dahil kung nakita, kung na-observe nyo po ng time na yun is yung boses ko po talagang malapit na po talagang bumigay, and hindi po ako sanay na ibigay po na hindi po 100% when it comes to performing, dahil first time lang po nangyari sa akin yun. Siguro yung nangyari po sa akin yun nagsilbing motivation na din po sa akin, and at the same time kaya hindi po ako tumigil, dahil may mga tao na pong naniniwala sa akin and nagre-rely na po sa akin na yun nga po, na kaya ko po, and pinagsadyos ko na lang po talaga na makapag-perform ng maayos. And nung time po na yon, pinanalangin ko na lang po talaga na hindi po ako magkamali sa lyrics or sa kung ano man pong gagawin ko. Basta makapag-perform lang na maayos, manalo, matalo, okay lang po ako nun. Prior to joining the competition, meron ka ba pang parang mga challenges na akala mo wala ng pag-asa talaga na muntik kang bumitaw? Meron naman po, may mga dumaan po talaga ako sa mga times, especially po yung family ko, buong family po. Meron po kaming times na dumadaan po talaga kami sa ganung phase, and awa naman po ng Diyos, dahil yun nga po, nagagawan at nagagawan po ng paraan yung mga bagay na yon, at sobrang saya ko po dahil sila po yung pamilya na nandyan po para sa akin, and sobrang swerte ko po na lahat po kami nagsusuportahan para mabigyan po ng solusyon yung mga ganong problema po. Last question ko, ano siguro yung naging usapan ninyo pag uwi mo ng bahay after you won the competition, knowing na you were able to bring home a cash prize, tapos may house and lot, and then may franchise pa and record contract. Ano sabi sa'yo ng mga kapamilya mo? Yun po, sobrang proud po sila, and at the same time natutuwa dahil first time lang po sa kanila mangyari yun, and sa akin din po na makakuha po ng ganong mga prizes, and yun nga po, sabi po nila gamitin daw po sa mga bagay na magbe-benefit sa akin, and gamitin ko po siya responsibly dahil yun po, hindi po biro yung mga premyo na tanggap ko, and sobrang blessed lang po talaga ako. Congratulations, Kimo, and I don't know if tama ba, birthday mo kahapon? Yes po. Happy yes. birthday! Thank you po. Thank you po. Thank you so much. Thank you, Ms. Rachel. Meron naman tayong phone-in question from Rod Magaru. Ang question ni Rod, ano daw ang pakiramdam nyo na kanina nakapag-asa live na kayo? Rainiel? Sobrang saya po. Sobrang grateful dahil kung hindi dahil po sa Idol Philippines, di po kami mabibigyan na ganitong avenue. And makasama po yung mga icons at saka sa isang prod, sobrang masaya, sobrang blessed. At para lang pong nakalutang kami. Para lang ako nakalutang kapag kasabayin ko po sila. Ayun po, sobrang saya. Guys! Albo, I was very nervous kasi a lot of very intimidating mga singers and big people were there on the stage with me. So it was really hard to like level with them. So I really did my best and tried to enjoy na lang my performance rather than trying to compete. So it was really fun. Kimo? Ma'am, ako po sobrang papasalamat po talaga. Dati po nagde-daydream lang ako kung ano pong experience kung nasa ASAP stage po. Ngayon na nasa ASAP stage po ako, sobrang ano po ako, sobrang elated po nung feeling and sobrang humbling po na experience dahil yung mga kasama po namin sobrang ano po, sobrang kilala and sobrang respetadong mga artist, and mapabilang po doon and makapag-perform po kasama sila, napakalaking napakalaking treat na po, and nakakataba po talaga ng puso. Ricey. Ako po sobrang thankful kasi hindi man po kami nanalo ng title, pero yung Idol Philippines team po, lahat po na bumubuo doon, panalo po kami. Kasi yun nga po, nakapag-asap kami. Akala ko po na pag after ng competition, hanggang doon na lang po yung journey ko. Pero sobrang babait po ng team ng Idol Philippines na nilalagay po kami sa ganito, sa kung saan saan guestings po. Kaya sobrang pasalamat ko po na binibigyan po kami. At kami po yung napili para mabigyan po ng chance. Kasi nangangarap lang po kami dati. At ngayon, nakatapak po kami sa stage na to. Yan, maraming salamat po. Thank you po. Ako naman po, sobrang po akong thankful. Siyempre sa experience at sa chances na binibigay po sa aming top 5 and top 12. And
Medyo na ano lang po kanina kasi parang bumalik po yung memories ko nung live gala shows namin na parang ngayon po kakanta po kami, magpe-perform po kami pero hindi po kami contestant, parang isa na po kami performer. And dati lang po pinapanood lang po namin yung mga icons sa TV, nangangarap lang po talaga kami lahat dati na paano kaya kung makakanta kami sa ASAP or sa stage ng ASAP. Pero ngayon po, hindi ko po akalain na nakatungtong po kami at nakakanta at nakasama pa yung mga nagbibigat ng mga icons natin dito sa industry. At mapapanood na namin lagi, di ba, sa mga susunod na linggo. Congratulations. At syempre, may kasama naman tayo dito sa studio ng napakaganda nating kapamilyang si Ganiel Krishnan. May itatanong din siya sa inyo. Thank you, Darla. So, first of all, congratulations, of course, to our idol. Sobrang gagaling nyo. I was able to watch the finale. But, of course, my question goes to all of you. In the competition, during the competition, actually, we were able to hear yung mga original composition coming from the composers. Diba si Kais, si Kimo, and Ricey, meron kayo mga kinanta. But of course, si Anne Reniel and also si Brian. Hindi namin alam kung ano yung songs na yon. Can you tell us more about yung mga songs na mga original na yon? All of you, please. Ayun. Kanina medyo nabanggit nyo na, diba, yung original songs. Pero ngayon, mas i-elaborate nyo pa tungkol saan yung kanta, ano na feel niyo nung nakuha niyo yon, sino nagsulat? And also, yeah, Darla, kasi 'di ba I think yung song na rin na yon, medyo parang reflection then of their lives. Yes. So parang just tell us more about that. True. Oh, Anne, simula tayo kay Anne. Yung original song ko po ay The Power. Yung song na po na yon ay about po sa very inspirational po siya na song na parang every pain, lahat ng mga hardships mo, andito ka pa rin, tumatayo ka pa rin, yung I got the power, ganyan, na every pain I survive, from the ashes I'll rise, I'll be the last one standing, ganyan. Very inspirational song po siya na feeling ko po yung nahalintulad ko po yung buong journey ko po sa Idol Philippines sa song na to. And ayun nga po, yung sumulat po nito ay si Francis Kiko Salazar, si Sir Kiko Salazar po. Siya rin po yung sumulat po ng super famous po na song ni Miss Morissette Amon na Akin Ka Na Lang. Ayun po. Thank you so much po. In fairness kasi ang gagaling talaga yung mga pinakamagagaling na songwriters nang nagbigay ng mga songs sa kanila. Si Brian, nabanggit niya kanina si from Jonathan Manalo. Yes po. Ayan guys, yung ginawa pong song sa akin ni Mr. Jonathan Manalo is, ang title po niya ay Sa Wakas. Ito po yung reflection talaga ng karanasan ko sa industry, sa buhay, sa pangarap ko. And gusto ko lang po kayo bigyan ng quick story kasi si Sir Jonathan po dati ko pa pong kakilala. Lumapit po ako sa kanya nung parang nagsisimula pa lang po ako, parang humingi po ako sa kanya ng tulong sa music kung pwedeng i-produce na po ako ng ganito or pwede niya akong i-help sa ganito. Kaso parang hindi, naudlot po yung chance kasi that time hindi pa ako buo. Parang hindi ko pa kilala yung sarili ko as an artist, na hindi ko mapaniwala yung taong makikinig sa akin. Parang hindi ko mabenta yung sarili ko, kaya parang siguro ganun yung nangyari. Tapos pagdating po ng Idol Philippines, nagulat po ako kasi nakapasok po ako sa top 5 at nabigyan po ako ng original song. At mas nagulat po talaga ako kasi si Sir Jonathan po yung naggumawa ng song na parang dati lang naudlot yung parang hinihingi kong tulong pero ngayon parang kusang nabigay sa akin. Parang na-realize ko po talaga na lahat may perfect timing. Kung ready ka na, i-ready ka ni Lord. Kung hindi ka pa ready, i-ready ka ni Lord. Kapag ready ka na, doon niya ibubuhos lahat ng blessings. Ano favorite mong lines? Actually, lahat po. Pero yung buong chorus po talaga kasi nung narinig ko po yun, parang gusto ko na lang po umiyak. Parang lahat po. Talagang sabi ko, Sir Jonathan, sinulat mo ba to na ako iniisip mo? parang buhay ko po talaga, parang yung experiences ko po talaga sa music industry yung nakapaloob po dun sa song. Bongga, narinig naman natin kanina sinample ni Bri, di ba? Ngayon, si Kais naman, Kais, narinig na natin, di ba, Ganiel, yung kinanta niya na nung finals. Ngayon, Kais, na mas nag-sync in na siguro sa'yo, mas nanamnam mo na yung song. Ano yung kwento na nung song mo na yon? Yung kwento po ng song na yon is about angels and demons. And usually it's about, personally, it was for me, it was about people
bullying me online and bullying me personally. Also, and the angels is about the people who believe in me, my family, friends, the people that are supporting me. And well, basically, it had two meanings because we were taking out the angels because some really, Mam Chiki told me that you should focus on the good rather than the bad. So I learned from her and we should definitely focus on like what really matters, which is just the good, and cancel out all the bad. So that's why it ended up just angels. Composed by, of course. It was composed by the way, he's a really nice friend of mine, John Guelas. He's a Filipino-British singer, and he joined the X Factor UK, and he's also a recording artist of Tarshir Records. Shout out to you, John. Nag-guest na rin yan dito sa ASAP, kasama yung group niya, in fairness. Ricey, totoo na, di ba, Rice? Oh, yes. Yung title po nun ay totoo na to. And kinompose po ito ni Sir Rock Santos. Isa po siyang songwriter and record producer. Ang dami niya na pong na-produce na kanta at nasulat po. And ayun po, napapabilang po ito sa The Country's Top Artist. And nagulat po ako kasi nung una ko pong napakinggan yung kanta nung sa aming listening session po, unang line pa lang, naranasan mo na bang magtanong sa mga nangyari sa buhay mo? So parang sabi ko, hala, ang ganda, parang para sa akin po talaga. At doon ko nalaman na sinulat po ni Sir Rox yon na para sa akin po talaga. Na para sa buhay ko po, ganun ko ano po yung story ng buhay ko. And yung song po, tungkol po siya sa mga darkest moments ng buhay natin na tayo as a tao, ilang beses tayo nagtanong kay Lord, Lord, ba't ba ito nangyayari? Bakit puro ganito na lang? Pero hindi lang po pala doon nagtatapos kasi God made everything possible and parang binigay po sa akin ni Lord yung chance na yun. Ito nga, Idol Philippines, na mapapasabi na ko na ito na yun, na totoo na to, na parang all the breakdowns na naranasan ko, ito na yung breakthrough na binibless sa akin ni Lord, na parang ito na yung daan na mapapasabi siya sa akin na kaya ako talaga yun binigay sa'yo, kaya mo pinagdaanan yun kasi ito yung kapalit nun, ito yung reward ko sa'yo, totoo na to. Ayun po. Sa apakagandang song po. Don't forget to stream po on all streaming platforms. Available na po yung mga original songs namin. Thank you po. Actually, Sir Rock, thank you. Nila. In fairness, kailangan mong pagdaanan lahat para mabuo yung kantang yun. Yes. Diba? Kayong lahat, feeling ko, diba, feeling nyo parang naging akma sa inyo lahat ng mga kinanta nyo. Yung My Time naman ni Kimo. Yung akin naman po, it was written by Jeremy Glinoga. Isa po siyang singer, songwriter, actor, and also a musician. Awit awardee din po siya and also a new gen artist of ASAP natin to. And shoutouts to you, bro. Maraming maraming salamat. So yung song po is tumatalakay po sa akin. Hindi lang po talaga, actually sa akin. Para din po siya sa mga taong nangarap din na tulad ko na sa kabila man po ng mga pagsubok sa buhay, naniniwala pa rin po sila na darating at darating pa rin po yung oras nila. At yun nga po, tulad ko po, nangyari na at nagpapasalamat po ako at super blessed po ako na nandito po ako sa harap nyo ngayon at nagbibigay po ng inspirasyon sa lahat. Thanks, Kimo. Ganya, thank you. Meron ka pa bang pahapon? Yes. Bilang Star Patroller, syempre hindi tayo natatapos sa isang question lang. May second question, of course. Pero para naman to kay Kais. You know, Kais, bilang showbiz patroller, Star Patroller, may narinig kami na nagpunta ka daw sa isang mall and then all of a sudden talaga pinagkaguluhan ka daw doon, sinundan ka ng fans. How do you feel about it now? Na parang, wow, grabe. Kais is there already. At first po, it was really fun kasi yung fans ko, yung mga nice people are probably the best fans in the world and I couldn't ask for more from them. Pero as longer time progresses, parang it's getting kind of scary sometimes. No, I'm just kidding. Pero no, yeah, it was honestly, they're probably the best like people talaga. Nung nandun ako, I wanted to make sure that I was greeting every single one of them before I left the mall, so yeah, it was really nice. For sure, may embrace mo din yan, lalo na ngayon, nakapag-ASAP na din kayo. Actually, lahat kayo nakapag-ASAP na din. And then, for sure, habang tumatagal, magkakaroon pa kayo lalo ng maraming fans. That's all for me. Thank you so much, Darla. And thank you so much, Idol Philippines, for inviting TV Patrol. Thank you. Thank you, Gainiel. At syempre, ngayong alam na natin ang kwento, behind their original songs, pakinggan naman natin ang winning piece nga ni Kimo. Composed by Jeremy G, ang My Time.
My friends, our Idol Philippines Season 2 Grand Winner, Kimo. All those times I just cry and hide makes me work much harder. All of the fighting, all of the pain, makes me that much stronger. I'll climb that mountain and I'll show you it's my time. It's my time to shine. With you as my guide, I fear no pain. I'll reach for the skies. I'll run to high, and I'll be strong, and I'll be brave, and I'll make waves. It's my time. No matter how far it takes, I'll find my way. It's my time. It's my time to shine. Thank you, Kimo. Definitely your time. Samahan nyo na kami dito, Anne, guys, Ricey, and Brian. Muli po, palakpakan natin our Idol Philippines Season 2 Top 5! Maraming salamat po sa lahat na nag-attend ng ating MediaCon today. Salamat sa ating mga kaibigan sa media, sa print and online, our vloggers and bloggers, especially yung mga kapamilya natin na nasa iba't ibang panig ng mundo na talagang sumama sa atin ngayon kahit iba yung time zone. Maraming salamat po. We appreciate your time and your effort. Patuloy po nating suportahan ang mga bagong artists natin from Idol Philippines Season 2. Ako po si Darla Solar saying goodbye and thank you everyone! Thank you guys! Thank you po! Thank you po! Stay safe!